Yo, what's up mga ka-DJ? Welcome back to my YouTube channel. So this video, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ng pinaka-the best na camera. So hindi naman sa pinaka-the best, may the best pa. Pero for me, this is the best camera. Ito nga yung nakikita nyo sa aking harapan. Hindi po ito sa akin. Ito po hiniram lamang natin for the video purposes lang. So ngayon, mag-unboxing tayo ng camera. Sobrang ganda nito guys. Ito yung sinasabi nila na GoPro killer daw. Pero di ko lang alam. Alam nyo alam naman natin na yung GoPro ay sobrang sikat talaga. Pero itong Insta360 ay halos lahat naman ng mga motovlogger ay gusto kasi meron siyang iba't ibang features sa mga lenses. Sorry. So itong Insta360, napakaganda niya kasi meron siyang iba't ibang features sa kanyang pagkuha ng video. Yung stock niya ay syempre limited lang. So medyo mahirapan tayo makakuha ng stock. At yun nga, experience namin, medyo nahirapan kami umanap ng merong stock, no? So yung legit talaga na distributor ng kamerang ito. Ito yung box ng Insta360 Twin Edition. Sana kita. Yan. So, ililipat ko yung camera dito para makita nyo. So, tara, start na tayo sa ating unboxing. Ayan, so ayun, nilapit natin yung camera para mas kita no, yung pag-unboxing natin. So, ito yung box na Insta360 Twin Edition. Ito yung camera niya, pero papahuli lang muna natin to. Sabi muna natin siya. And meron tayo ditong motorcycle bundle. Ayan. So, meron din siyang bicycle bundle din siya. Pero yung nandito sa atin ngayon is motorcycle kasi gagamitin siya sa motorcycle. By the way guys, yung camera na ito ay hiniram natin kay Lamighayo Mukbang TV. So, ito yung channel niya. So, gagamitin niya yung camera na to para sa vlogging niya. Pero hiniram muna natin for unboxing. So, ngayon, tara simulan natin yung pag-unbox, no? Okay, so mamaya na to. So, ito yung motorcycle bundle. Pakita ko muna sa inyo, no, yung mga i-unbox natin. So, meron din tayong mic adapter. So, battery. And yung helmet mount natin. At saka yung dalawa. Dalawa yung binili namin na invisible selfie stick. At saka syempre yung SD card. Okay. So, unahin natin yung helmet mount. So, tilisin siya, gagamitin natin. Okay? So, hindi siya Insta360, no? Pero ito yung available kasi na nabili namin. Maraming walang medyo nahirapan kami sa stock. Okay? Wala pala tayong pang-cutter. Yan, nakasilyo pa siya, no? Nakasilyo. Kaya sirain na natin yung silyo niya kasi gagamitin na rin lang naman 'to. Sirain na natin. So, ayan. Yun. So, ito yung laman niya. Wow. Okay. So, ito yung box. Ito yung laman niya. And, ayan. Ito yung strap niya. So, helmet mount para sa helmet. Malamang. So, ganito. Meron pang isang klase nito. Pero, ito kasi yung magandang klase nila. Kaya, ito na yung kinuha namin. So, may kasama rin siyang yung matanggal, ayun, yung lock niya. Yung lock niya para dito. Ayan, para dito. Okay, so balik na natin. Ayan. And, susunod natin is yung mic adapter ng Insta360 kasi hindi siya gagana kung wala siyang, at gagana siya pero mahirap pumarap ng available na Type-C kasi ito Type-C. So, buksan natin. Nakasilyo pa. So, permission sa'yo, permission sa iyo kalami, no? Buksan na natin 'to. Unahan na kita. Actually, hindi niya pa binuksan 'to. So, nagpaalam ako sa kanya na bubuksan ko 'to. So, ako na 'yung magbukas. So, permission sa iyo kalami. Okay, so wala tayong cutter dito. Gagamit tayo ng susi natin sa motor. Yun. Okay. Lap natin dito. Okay, so ayun, gagamit tayo ng gunting para pambukas. Kasi wala tayong pambukas. Ayan. Alright. Buksan na natin. Oh, maliit lang siya, parang walang laman. So meron siyang ano rito, hihilain lang siya. Ayan o. Okay. So, ayun. Parang di makita, pero nasa ilalim. So, ayan o. Sa ilalim siya. Okay. So, ganito yung itsura niya. Adapter siya ng mic. Okay.
Okay, type C na siya. So, ibalik muna natin ha. At least nakita na natin yung ano niya, laman niya. So, type C adapter, kailangan to gamit na gamit ito guys. And sunod natin is yung battery niya. Actually, dalawa to. Battery base siya. Ito yung, hindi ito yung kasama sa, ano na, hindi ito yung kasama sa box talaga na original na nakatouch doon. So, ano lang to, just in case, replacement battery. So, ayan. So, buksan na natin. Isa-isa. Mga ka-DJ, nakasilyo pa siya lahat, no? So, hindi pa talaga siya nabubuksan. So, ako yung unang bumukas ito. Permission ulit sa may-ari. Ayan. Okay. So, ito yung laman niya. Wow. Silyado talaga siya, oh. Kahit ugayin mo siya, di siya nauuga. Andiyan siya, naka-attach siya sa gitna. So, ayun. Ito yung itsura ng battery niya. Ayan. May nakalagay na rin siyang Insta. Hindi nagpo-focus. Ayan. So, yung level niya, andito. Yung speak nito, ilalagay ko na lang dito. Ayan siya. Ayan. So, sabi mo natin, same lang naman siya. Dalawa siya rito. Buksan din natin yung isa. Para makita nyo. Okay. Same lang siya ng laman. Okay, ganun din. So, extra battery. May dalawa tayong extra battery dito. So, same din siya guys, no? May nakalagay din siyang Insta360 dito sa gilid. And, yung laman nito, meron siyang kasamang ano, manual. Tingnan natin, nasa likod yung manual niya. Ayan yung manual niya sa battery. Ayan. So, ito yung manual niya. And, next natin, tabi muna natin, is yung selfie stick. Yan, invisible daw to. So, pag ginamitan mo ng 360, 360 lens, invisible to. Nawawala siya, hindi nakikita. Okay, so ito yung laman niya. Ang haba niya ay 120 centimeter. So, 120, mahigit isang metro yung haba niya. So, 120 centimeter. Okay, nakabox pa siya. So, yun. Para siyang ano, aluminum na matibay. Okay, hindi naman kasi pwedeng bakal kasi kakalawangin yun. Mahaba to ng up to 120 centimeter. So, ayan siya, ang haba niyo. And may nakalabel din siya na Insta360. Okay? Ayan. Insta360. So, product talaga siya ng Insta360. Okay? So, dalawa siya. So, andito yung isa. Dalawa kasi yung binili natin kasi yung isa naka-fix lang doon sa motor. Hindi natatanggalin. So, yung isa, yun yung dadalhin niya na just in case naggagamitin niya sa labas or sa pagbablogging outside sa motorcycle, may gagamitin siya. Okay, so dalawa yung binili namin. Same lang siya. At maganda nito ano siya, oh, parang hindi siya nauuga. Hindi siya katulad ng mga selfie stick na parang pag ginanon mo umuuga. Siya hindi eh. Iba yun. Lalo na pag iniksian mo lang, oh. Ano, pag hinampas mo to, di ba? Pag may maluloko-loko siya, hampasin mo nito. Bakal to, masakit to. Ayun, ay hindi pala bakal, sorry. Matibay siya na parang aluminum. Hindi ko ano yung pagka ano niya eh. Okay? So ito na. Dalawa siya extra. So then next natin ay yung motorcycle mount bundle. So andito lahat ng accessories na gagamitin natin sa motor. Okay, bubuksan natin. Nakasilyo. So, sabihin ko na rin kung kanino namin nabili ito. Magkaiba ito mga DJ. Ito, nabili namin sa kay Ninja360. Ayan. So, legit. Sobrang legit niya. Ninja360, yung page niya. So, yun. Visit nyo na lang siya. Bahala na kayo. Hindi ito sponsored, ha? Okay? Binanggit na lang para tulong din sa kanila. So, yan. Pag binuksan mo siya, meron siyang box pa sa loob. Then, hugutin natin. Okay. So, yun. Wala na siyang laman. Tabi muna natin. Then, ang bubungad sa iyo dito ay, syempre, yung manual niya. Ayan, oh. Kung paano siya gagamitin. So, kung ano yung purpose ng mga mount na dito. Okay. So, yun. Dami. And, ayan, nasa nakita. So, meron siyang naka-pouch dito. So, ito na yung mga accessories niya. Ang dami, oh. So, iba't iba. And, bracket clamp. Okay, buksan natin para makita. So, clamp. Ayan, yung clamp niya. Ito yung ika-clamp natin doon sa
sa motor kung may mapagkaklaman. So, hahanapan natin ang mapagkaklaman. And, ito yung kasama niya rito. Actually, magkadugtong talaga ito eh. Ganyan, no? So, luluwagan lang natin siya. Okay. Tapos, balik natin. Ipitan. Ayan. O, fix na. Tiba yun. Ganda. Ah, hindi siya plastic, ah. Bakal siya. Aloy ba? Parang aloy. Hindi kasi pwedeng bakal eh. So, parang aloy siya. Hindi ko alam kung aloy yung tawag nun, ah. Yun. So, yan. So, matibay siya. Hindi siya basta-basta rin, oh. Siya nauhugaw. Okay? Then, last is yung, ano, extension. Ayan. So, pwede mo siyang gamitin sa harap ng, ano, sa harap ng, sa motor. Halimbawa, naka-fix to doon, and kadugtong siya doon sa kabila, or meron siyang ibang bracket na pwedeng paglagyan doon, nakadikit sa motor. So, extension to, pwede mo siyang ilagay sa unahan, and sa helmet. May nakita ako nito nakalagay sa helmet. Parang ganito. Yan. Okay? So, ayun na siya. Buksan natin itong laman nito. Ano to? So, ito pa, ito yon kasama. Yan. Actually, typical na mga accessories. Kung may action camera ka na, I'm sure alam mo na to. Kasi, mga bracket naman siya. Wala siyang eksaktong pagagamitan, no? Depende sa'yo kung ano ka, kung saan mo siya gagamitin. Pero may manual dito kung ano lang kasi to, mga bracket-bracket lang siya. Ayan. Tulad nito, ang gagamitin mo dito, syempre, saan na yun? Ay, yung ano pala nito, andun pala sa camera, mamaya, titingnan natin mamaya, yung bracket niya kasama doon. Okay? So, ayan na yung accessories niya. So, balik natin sa plastic. So, ayan. Ayan, ito yung sticker na pwede mo siyang idikit doon, no? Para siyang ano, 3M tape. So, baliktarin yung dikit din, mga kapal. Wala lang laman. May foam siya, kaya safe talaga siya. And lastly, ito yung INSTA360 Twin Edition. So, tabi muna natin to. Mga accessories. So, ayan. So, ang kagandahan nito, guys, meron siyang capture na 5.7K 360 angle. Then, meron siyang 4K wide angle. Meron siyang flow state stabilizer, yung stabilization, guys, yung hindi siya stabilization, yung hindi siya malikot kapag bumabiyahe kayo. So, ang tawag doon is stabilization or stabilizer, meron siya rito. Then, meron siyang waterproof na rin siya. So, waterproof na rin siya up to 16.4 feet or 5 meters. So, ang lalim na aabutin mo dito ay hanggang 5 meters lang. Pag lumampas na, may chance na baka masira siya. Okay? So, meron siyang invisible selfie stick. So, yun na yung kanina. Pwede mo siyang invisible. Meron na siyang auto frame or auto edit. So, meron siyang hyperlapse. Meron siyang point of trap. Meron siyang voice control. Nakokontrol mo yung boses doon kung malakas may ina. Then, 8 times slow mo. Then, 4 times slow mo ng 360. So, dalawa kasi yung lens nito. Okay? So, HDR photo na rin siya in video. So, malinaw siya. And may night shot na rin. So, ito guys, bakit dalawa? Kasi dalawa yung lens nito, kaya siya tinawag na twin edition. Kasi meron siyang 4K lens and meron siyang 360 lens. So, bubuksan natin para makita natin kung ano yung laman. Kung ano yung sinasabi ko pala. Okay? So, hindi na siya naka-plastic kasi nung kinuha namin siya, binuksan na namin doon. Para syempre, alam mo naman, hindi basta-basta yung price nito. Medyo pricey talaga siya. Mahal. Medyo mahal. So, ayan. Pagbukas mo pa lang, ito na agad yung makikita. Hawakan ko lang, ha. So, ito na agad yung makikita mo pagbukas pa lang. Yung unit na agad. Okay? Andito yung, ano niya, yung battery, extra battery niya. Yung original na naka-attach talaga dito. Actually, same naman siya original. Pero ito kasi yung naka-attach dito. So, ito yung pinaka-battery niya dito. Okay? Then, ito yung sinasabi ko na 360. Yan, 360 lens. Bakit 360? Kasi baliktaran siya. Yung lens niya, baliktaran. So, napakaganda. And, andito na yung 4K lens niya and yung core niya. Yung screen.
di ba? So, ang kagandahan lang ng camera na ito, guys, kasi modular. Ibig sabihin, natatanggal-tanggal siya. Ang kagandahan lang nito, kasi pag nasira yung lens mo, lens lang yung papalitan mo. Pag nasira yung core, core lang papalitan mo. At pag nasira yung battery, battery lang papalitan mo. Sa ibang camera naman na kilala natin, pag nasira yung lens, syempre, sira na lahat. Hindi mo na siya magamit agad. Actually, napapalitan din naman siya, pero iba pa rin, di ba? Okay? So, natatanggal to siya, guys. Ayan, sinasabi ko sa inyo na natatanggal siya. Para siyang transformer. Di ba? So, ang kagandahan dito, ito yung battery niya, and ito yung core niya. So, try natin yung 4K lens. So, attach siya. Ang maganda nito, guys, kasi yung lens niya ay yung screen niya, either pwede mo siyang iharap sa'yo habang nagbibideo ka, or pwede mo siyang nakatalikod. Parang ganito, guys, oh. Ayan. Ito yung lens niya, ito yung screen niya. So, pag nagbibideo ka, ilagay natin yung camera para medyo, ano, ay yung, ano, yun. So, ito yung itsura niya. Okay? So, ang kagandahan nito, kasi pwede kang mag-video na nakaharap sa iyo yung screen. Ngayon, kung gusto mo naman na nakatalikod yung screen, tanggalin mo lang siya ulit. So, para tanggalin siya, meron ditong maliit na button. I-swipe mo lang siya, no? Pababa, pag ganun. Yan, natatanggal na siya. And, kung gusto mo siyang baliktarin, ganunin mo lang siya. Baliktarin mo lang ulit. Ayan. Okay? So, baliktad na siya. So, yung lens niya andito na sa harap and yung screen niya andito sa'yo. So, naka-video ka ng ganun. So, para ikabit siya ulit, titingnan mo lang yung button kasi hindi pwedeng sa ilalim, dapat dito sa baba. Okay? So, ayan. So, ayan yung itsura niya. And, pwede mo siyang palitan ng 360 lens, baliktaran. Okay? So, para kapalitan siya, ganun lang din. Okay? So, tatanggalin mo lang siya and papalitan mo siya ng 360 na lens. So, ito yung core niya. Okay? So, ito na, guys, oh. Kakabit mo lang din siya ulit. Okay? So, fix na yan. Then, once again, yung button niya and siyempre sa ibabaw yan and sa ilalim. And balik natin. Okay? Kailangan fix na siya. Oh, so, ganun na yan. 360 lens. Ayan, kung nakikita nyo, baliktaran yung lens niya. Okay? So, ito yung core na tinatawag. Tanggalin natin. Napaganda ng napaganda nito, guys, kasi modular, tatanggal-tanggal siya para siyang transformer. Parang, para ka lang naglalaro ng, ano, di ba, yung robot na binubuo. So, andito lahat ng laman ng buong camera. So, andito lahat. Okay, lahat ng software niya, dito lahat ng program. Kasi ito, mga lens lang to. So, andito na lahat. Dito rin naka-attach yung SD card. Meron dito sa gilid. Nga pala ito, guys, ha. Waterproof na po ito. Tulad ng sinabi ko kanina, waterproof na po ito. Up to 5 meters siya. Okay? So, kahit wala siyang waterproof case sa ilalim, okay lang siya. Kasi kahit sabi nating modular siya, natatanggal, eh, hindi pa rin papasok yung tubig dun kasi nga waterproof siya. So, syempre, kasama yung frame niya. Hindi mawawala yan. Kasi dyan natin ikakabit yung bracket. At kasama rito yung cover ng 360 niya na lens. So, ganyan siya, oh. Para, syempre, maprotektahan naman yung lens natin kapag hindi natin ginagamit. Kasi maselan talaga siya. Medyo makapal siya, ha. Medyo makapal, oh. And dito sa maliit na pouch, yung bracket niya. Ito yung sinasabi ko kanina. Mounting lang siya dito sa invisible selfie stick. So, ilalagay lang siya. Napakasimple lang, kayang-kaya. So, papakita ko sa inyo yung sample. So, yung mga sample lang na video. Hindi ako makakapag-video nito kasi nga hindi nga sa atin ito. Okay, no? So, ang purpose ko lang po nito ay pag-unbox. So, ito yung sample ng mga video na kuha ng bawat lens. So, yung 360 lens at saka yung 4K lens. So, panoorin natin ito. We'll be right back.
So ayun na nga mga ka-DJ, napanood natin yung sample ng mga video. Nga pala, thank you for watching. Salamat po sa panonood. At kung nagustuhan nyo yung video ito, at sana hopefully may natutunan kayo kahit konti. So guys, please don't forget to subscribe at hit mo yung notification bell para ma-notify po kayo sa ating mga susunod na video. Thank you for watching guys. Salamat.